BTSP. I think I also saw him somewhere in Facebook, I guess. He's really famous in the world. Oh, I'm not wondering anymore because he's really, really good looking. Pwedeng linis sabon lang. PH Care Cool Wind has active. This video is brought to you by Philippines with Care. Crespo PH Care. Yo, what's up mga mako? Kita nyo naman sa title. Mag-react po tayo ngayon sa napaka-trending ngayon talaga na music video ng mga BTS. Yung Dynamite. Kita ko sa Facebook yan, ano eh. Nabit niya daw yung pinakamaraming views sa YouTube. Nako, na-curious ako tuloy. Kasi nakikita ko na daming nagko-comment sa mga blessings ko na gumawa daw ako ng reaction video about dito sa music video ng BTS. Which is very new and very, very first time na gagawin ko to kasi hindi pa po ako at never pa po ako nag-react sa mga ganyan. Hindi ako masyadong familiar sa BTS kung hindi lang dahil sa mga blessing ko sa inyo mga maal eh hindi ko sila makikilala. Actually, naririnig ko sila of course. Pero hindi ako familiar sa mga itsura nila, ganun. Kasi nga, ano ako, parang late bloomer ako. Hindi ako masyadong ano sa mga ganyan kasi nga maraming ginagawa si Ate Mir. And sasagutin ko din yung tanong nyo about Kim Taeyong. Kasama ko nun si Jaewon, pinapili niya ako kung sino yung pinakagusto ko dun sa mga Korean male na sikat dito sa Korea. And kasama dun si Kim Taeyong. And hindi ko siya pinili. In spite of him being the most handsome man in the world, 2020. Kung hindi lang sinabi ni Jaewon, hindi ko malalaman yun. Sorry po. Talagang tumatanda na po at wala po akong masyadong alam sa mga ganyan. Magre-react muna tayo sa masterpiece na ginawa nila. Excited ako kasi grabe eh, million-million yung nanood, promise. So, let's do it. Ah, sandali. In-stop ko muna. Ilan sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, 6. Ah, saan din si J-Hope? Si J-Hope lang yung kilala ko dito kasi nga siya yung lagi niyong nababanggit na kamukha nga ni Jaewon. And si Taeyong, nakilala ko lang din dahil kasi Jaewon. Sinabi niya sa akin na, yun nga. Pinakamapogi siya sa buong mundo. Hindi ko alam yung pangalan nila. Sorry po. Anak. Wait, I decided na i-on yung ano, yung lyrics or yung caption, English caption. Oo. Kasi gusto kong mabasa yung lyrics. Oo. Kasi nga medyo bingi ako. And kapag tumitingin ako sa isang kanta, eh hindi lang naman yung music video yung inaano ko, of course, yung lyrics. Kasi yung lyrics, dyan nanggagaling. Lyrics is the most important thing in the song. Natural, magkakaroon ba ng kanta ko ng lyrics? I mean, dahil kasi sa lyrics, nakakaroon ng importance yung music, di ba? Lalo na kapag deep meanings. Sino yung ano? Sino yun? Hindi ko alam yung ano. Uy! Puno ng positive vibes, ah! Yung agad kang maano. Oh, SGO! Stars in the night, the fire set the night alight. The little fucking soul. And the boys is not a crime. Ah, yung mga sansang mo. Yung talagang mapapapintig ka, ano kasi yan? Yung talagang mapapasayaw ka kapag naririnig yung beat. Ang ganda ng beat. Ooh, life is sweet as honey. I believe I can fly. Ngayon po lang talaga ako maano. Ngayon ko po lang talaga sila makikilala.
Sandali. Sandali. Ilan sila? Akala ko anim sila. Ba't dumami bigla dito? Ilan ba sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pito sila? Ah, pito sila. Ah, diba? Ang hina talaga sa mat. Pag-aalata ang bobo sa mat. Pero hina kasi nung una, diba? Siguro nakatago yung isa. Pero pito sila, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, oh, pito nga. Nadulig siguro kanina. Uy, ang saya! Siguro, sigurado ang saya ng ano dito. Yung mga behind the scene. Pikachu, 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 Pikachu. Wow, sana all clear skin, diba? Ang lamig ng boses, no? Actually, yung mga bet kong music eh, yung mga malamoyra, ganyan, yung mga nakaka-relax. And at the same time, yung mga music din na napapaindak ako bigla. Yung automatic, yun yung mga nai-enjoy ko talaga. Uy, ang saya! Full of positivity! Thank you. Pokemon. Sandali. Sigurado yung edad ng mga to, siguro mga 20 plus, no, 'di ba? Kasi mukha silang teenager. Ang bata kasi ng tsura, no? Mukha pang bata kaysa sa akin, nakakainis. Ay, grabe. Malaking addition sa ano sa music video yung full of energy sila. Mafe-feel mo lang yung positive vibes or yung good vibes. Kapag yung mismong mga sumasayaw and kumakanta is full of positivity. And you will see it naturally. Lalo na kung talagang nagsasaya sila. Kasi diba, barkada kasi sila eh. You know, hindi lang sila basta K-pop. Talagang mapapainda ka dahil sa kanila. Oo. Light it up like dynamite. Hintayin natin. Ay, tapos na pala! Play na ulit. Ay, tapos na! Uy, sandali! Nabitin ako eh, sandali! Ulitin ko nga. Meanwhile, this is my reaction video. So, everything that I'm about to say are my insights and opinions. Personal opinions, so of course, everyone is different. So the reason why I didn't choose him as my favorite or as my top one on Korean male celebrities or famous here in Korea, in spite of him being the most handsome man in the world, is because that was the first time that I saw him when Sang-hwa introduced him to me. Yes, of course, I will admit, I will never deny it, he's really attractive and handsome. In spite of that, I still didn't choose him. Why? Because I don't just like a particular person or things just because they are beautiful or they are good looking or they are satisfying the eyes. Kasi ayokong nagbabase sa mga bagay na nakikita lang ng mata. Of course, you guys admire him because you already know him. You already watch every music video and you are also always updated. That's why you love them. That's why you admire them, because of their personality, because you already know it. But me, I still don't know well by that time. That's why I didn't choose him. So I don't know Taeyeon. I haven't seen him. I just saw him for the first time on that photo. I really didn't mean to offend someone.
Kaya ako nagustuhan si Jungkook na Dongseok. Kahit hindi sila yung sinasabi natin talagang pinakagwapo, kasi talagang napanood ko na lahat ng mga movie ni Ma Dongseok. There are things that we cannot just explain why this particular person made us feel like inspired or motivated like this, and also the vibes that they are giving to us while watching their movies or music video or whatsoever. My point here is I cannot just change the things that I like at the very beginning just because I saw something new that is more good. At hindi rin ako masyadong tutok sa mga ganitong bagay like in music industry kasi nga maraming ginagawa, and kung ano lang yung napakinggan ko na maganda sa pandinig, eh talaga i-download ko na kahit hindi ko kilala yung singer. Basta iba-iba. Depende sa mood, ganun, di ba? People are different. Not because you admire this particular person, that doesn't mean everyone needs to also admire them and be fan of them. The point is, may mga kanya-kanya tayong reason kung bakit natin nagugustuhan or iniidolo ang isang tao. Di ba? I think we should also respect that. So now, let's go back to the video. Ngayon na napanood ko siya. Ang dami pala nila. Akala ko ilan lang sila. Madami pala sila na. Sigurado ang saya ng barkadong to. Lalo na sa mga behind the scene. And the reason why I like this song is yung lyrics and the way they sing. Of course, sobrang ganda ng pagkakakanta. As well as sobrang ganda ng meaning ng kanta. The lyrics is composed by metaphors. Pag kasi ang kanta is composed by metaphorical lyrics, nakakakuha siya ng attention. Kung ano ba yung ibig sabihin niya. And it even depends on person by person kung paano nila i-interpret yon on basing on their perspective. I know you don't just idolize this group just because of their appearance. I know it is way more beyond of that. Shining through the city with a little fucking soul, so I'ma light it up like dynamite. And for me, this kind of dynamite thing they said on the chorus, it symbolizes the risk that we take in our lives. Like how you would light up a dynamite. You might feel the fear, but at the same time, you will feel excited. And that's why you should do it. Because life is also like a dynamite. Why? Life is full of surprises. Once you are able to light that dynamite, it will explode, of course. Parang sa New Year lang yan, di ba? Kapag nagpapaputok tayo ng mga, hindi yung 45 sa kiligili, ha? Pag nagpapaputok tayo ng mga paputok, mga sinturon ni Udas, ganyan, mga Piccolo, ganyan, mga Jimbo. Habang sinisindihan mo yan, di ba? Pag ganyan-ganyan ka pa, hindi mo pa nasisindi. Patakbo ka na, di ba? Diba? Kasi nga natatakot ka. However, you keep lighting it. Why? Because you also feel excited on what you are about to see after you light it up, which is the beautiful explosion. Life is all about taking the risk. No one or nothing can ever substitute experience in life. I really love metaphors because it will help you see things on a brighter side. So I am not wondering anymore why it got so many views and it's still counting until now. So I guess I'm an army. I already have the twin of J-Hope, you know, Sangha. 어릴 적엔 비가 오는 게 싫었어. 운동장 밖에 엄마 둘 속에 안긴 너를 볼 때면 그땐 그게